Ang maikling kwento ay isang akdang pampanitikang likha ng guni-guni na mula sa aktwal na naganap o maaaring maganap. Ito ay ayon sa kinikilala ng mga dalubhasa na ama ng makabagong maikling kwento na si Edgar Allan Poe. Si Deo Gracias A. Rosario ang itinuturing na ama ng maikling kwentong Tagalog. Walang hangganan ang maaaring paksain ng manunulat ng maikling kwento. Ang mga kwento ay maaaring maging hango sa mga pangyayari sa totoong buhay at maaari rin namang patungkol sa kababalaghan at mga bagay na hindi maipaliwanag ng kaalaman. Ang panitikan ng Singapore ay binubuo ng isang koleksyon ng mga akdang pampanitikan sa anuman sa apat na pangunahing wika ng bansa. Ito ay ang English, Malay, Standard Mandarin, at Tamil. Maraming tula, dula, prosa at maikling kwento ang galing sa Singapore. Ang panitikan ng Singapore ay bunga ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa kanilang lipunang ginagalawan kung saan salamin ng kanilang malayang kultura ang kadalasang nagiging paksa. Ang mga anak ay laging natatakot sa kanilang ama dahil sila ay sinasaktan, lalo na ang sakiting si Muymuy. Nang umuwi ang ama na nasisante sa trabaho, iyak ng iyak si Muymuy at sinuntok ng ama sa mukha. Si Muymuy ay tumalsik sa kabilang kwarto. Nahimasmasan naman ito, ngunit pagkaraan ng dalawang araw, si Muymuy ay namatay. Labis na kalungkutan ang nadama ng ama sa pagkawala nito. Ang ama ay dapat umisip na magiging mabuti siya para sa kanyang anak. Tumungo siya sa ibang bayan at namili. Nakita ng kanyang ibang anak ang pinamili niya at sinunod nila siya patungo sa libingan. Inihandog ito ng ama sa kanyang anak na si Muymuy. Umulan at pinagsaluhan ng mga bata ang natira mula sa mga nasira ng ulan na binili niya. Paano nga ba magsuri ng isang maikling kwento? Maaari nating gawing batayan ang mga sumusunod sa pagsusuri ng isang maikling kwento. Una, ang literal na pagsusuri. Dito ay halos iisa lang ang sagot at kadalasan nakapaloob sa akda ang lahat ng kasagutan. Tauhan, siya o sila ang kumikilos na nagdudulot ng pangyayari sa kwento. Pangunahing tauhan. Sa kanya o sa kanila umiikot ang kwento, kadalasang kumikilos sa pagsagot ng problema. Iba pang tauhan. Siya o sila ang katuwang o katunggali ng pangunahing tauhan sa pag-indayo o pagtakbo ng kwento. Tagpuan, dito naganap ang kwento. Problema, ito ang pinakadahilan o pinanggalingan ng lahat ng mga pagkilos ng mga tauhan o pangyayari. Pangyayari, pagtakbo o pag-usad ng kwento. Pasakali o simula, mula sa pinakaumpisa hanggang sa ipakilala o ilahad ang problema. Simula ng problema, pinag-ugatan ng mga pagkilos ng tauhan, kadalasan dala ng pangunahing tauhan. Pananabik o pataas na aksyon, lahat ng mga kilos ng pangunahing tauhan na magaganap upang masolusyunan ang problemang iniikutan ng kwento maliban sa pinakahuli. Kasukdulan o karurukan, pinakahuling pagkilos ng pangunahing tauhan na magaganap para masolusyunan ang problemang iniikutan ng kwento. Wakas o kinalabasan, pinahinat na ng kwento. Ano ang pangunahing ginamit na may akda sa pagkukwento? Malalim na pagsusuri, dito ay maaaring higit sa isa ang tamang sagot, bagamat may maituturing pa ring mali.
Ang mga paliwanag o patunay sa sagot ay nagmula pa rin sa akda. Ito ay kadalasang bunga ng pinagsamang talino ng may akda at mambabasa. Pahiwatig. Detalye sa likod ng mga detalye, mga nais sabihin ng may akda pero hindi niya direktang sinabi. Simbolismo. Detaling ginamit ng may akda na kumakatawan sa isang mas malaking kaisipan o ideyang napapaloob sa akda. Paglalapat. Mga kaisipan o pangyayari sa akda na maihahalin tulad mo sa totoong buhay. May mga pangyayari ba sa akdang katulad na nangyari sa iyo, sa ating lipunan, sa ibang akda, sa iba pang larangan? Estilo o kasiningan. Mga teknik na nakatulong sa bisa o pagka-epektibo ng akda. Ano-ano ang mga ginamit na paraan ng may akda sa kanyang pagsulat para maging makatotohanan? Pinakatema. Pinakasinasabi ng akda. Sa isang pangungusap, ano ang katotohanan sa buhay ang ibinabahagi ng kabuuan ng akda? Buod ng ang operasyon ni Pensri Yengsiri ng Thailand. Si Danu Tangrong Sangdi ay isang 8 taong gulang na biktima ng polio. May lantang mga kamay at deformado ang mga paa. Masaya niyang ibinalita sa kanyang kaibigan na may 10 taong gulang na siya ay ooperahan na sa Lunes. Ngunit nakaramdam siya ng takot. Sanay na siyang gumapang sa lapag gamit ang kanyang mga kamay. Ipinangako ng kanyang kapatid na si Daruni na tetelegramahan niya ang kanilang inay. Nang matanggap ng kanyang ina ang telegrama, nagpaalam siya sa kanyang asawa. Ginawang dahilan ni Kam Jorn ang asawang lalaki kay si Pry na higit na kailangan siya ng kanilang mahal na anak, ganoon din ang pagbabantay sa tindahan. Nagkaroon sila ng pagtatalo. Sinabi ni Sri Pry na alam niya ang dahilan kung bakit gusto ni Kam Jorn na pumunta sa Bangkok at iyon ay ang kasiyahang matatamasa sa syudad. Hindi ang pagbabantay sa kanyang anak na lumpo. Humaba pa ang kanilang pagtatalo. Iginiit pa ni Sri Pry na higit na maibibigay niya ang pagmamahal at pagsuyo bago dalhin sa operating room si Danu. Matapos ang mahabang pagtatalo kung sino ang pupunta sa Bangkok Rehabilitation Center for Crippled Children, si Kam Jorn ang nasunod. Kinabukasan ng tanghali nang dumating siya, hindi siya tumuloy sa rehabilitation center sa halip ay samatalik niyang kaibigang si Anik. Nabahala si Daruni kaya tumawag ito sa center at nalaman niyang wala pa ang ina. Nagiiyak si Danu at sinabing hindi siya magpapa-opera kung wala ang ina. Hindi siya kayang payapain ni Miss Ubol. Alam ni Daruni na walang tren mula sa Lampang na nakatakdang dumating sa Bangkok sa araw na iyon. Hindi darating ang susunod na express train kundi sa Lunes pa ng tanghali at ang operasyon ay nakatakda sa 9 ng umaga sa araw ding iyon. Hindi na posibleng makarating sa takdang oras ang ina. Isang serye ng operasyon ang pagdadaanan ni Danu bago niya mapakinabangan ang mga paa. Kapag pinalagpas niya ang pagkakataong maoperahan, maghihintay na naman siya ng maraming buwan. Tumawag siya ng long distance sa ina. Nag-alala si Sri Pry. Maraming masasamang pangitain ang pumapasok sa kanyang isip. Nagdesisyon siyang puntahan si Danu sa rehabilitation center. Samantalang, nagulat naman si Daruni nang bisitahin siya ng kanyang ama sapagkat hindi man lamang ito tumawag sa kanya. Nakita rin ni Kam Jorn si Danu. Masaya naman ito nang makita ang ama. Matagal na hinawakan ni Danu ang kamay ng ama bago siya isakay sa stretcher. Napatid ni Kam Jorn na may aksidente ang naganap sa tren at kinabahan siya. Tinanong niya kung may namatay at nalaman niya 23 ang nakilala na. Dali-dali niya kinuha ang dyaryo. Nawalan siya ng malay at na magkaroon ng ulirat. Nagiiyak at nagtangkang magpakamatay. Laking pagkahabag ang nadama ni Miss Ubol kay Danu nang makita si Kam Jorn sa magusot na kaayusan. Kumalat ang balitang nabaliw ito at ang ina naman ay namatay sa aksidente sa tren. Narito ang mga panandang naguhudyat ng pagkakasunod-sunod ng mga kilos o pangyayari o gawain na maaaring gamitin sa paglalahad.
Isang mahabang aklang tuluyan ang nobela na nahati sa mga kabanata. Nangangailangan ng panahong igugugol para matapos ang pagbabasa at kinakapalooban ng maraming tauhan. Ang nobela ay isang aklang pampanitikan na nagtataglay ng maraming tagpo. Tinatawag din itong katha buhay. Katha sapagkat hinabi ang panulat. Likha ng manunulat ayon sa kanyang pananaw na dapat na maging anyo sa paksang tinatalakay. Buhay naman sapagkat ang isinasalaysay ay batay sa mga pangyayaring tunay na nagaganap sa buhay o maaaring masaliksik, masaksihan o kaya mula sa panayam. Ang nobela ay nagsimulang malinang sa panahon ng Kastila pagkatapos sumipot ang pasyon noong 1704. Ayon sa mga mananaliksik, ang parabola, mga aklat dasalan at Biblia ang pinagmulan ng mga tuluyang panrelihiyon. Ayon kay Agoncillo, ang unang napatalang mahabang kasaysayang panrelihiyon na pinag-ugatan ng nobela ay ang Barlaan at Josaphat. At ipinalalagay na kauna-unahang nobelang Tagalog kahit isang salin lamang. Ito ay isinulat sa wikang Griego ni Juan Damasceno, isinalin sa wikang Latin ni Jacobo Biblio, sa wikang Kastila ni Baltasar de Santa Cruz, at sa Tagalog naman ni Padre de Borja. Sa bawat kwento ay kinapapaloban ng iba't ibang uri ng tunggalian. Tao laban sa tao, tao laban sa kalikasan, tao laban sa lipunan at tao laban sa sarili. Sa aklang tatalakayin, bibigyan focus ng tunggaliang tao laban sa sarili. Ito ang tunggaliang nangyayari sa loob ng tauhan, kadalasang nakapokus sa moralidad ng isang desisyon o aksyong gagawin ng pangunahing tauhan. Pagbabalanse ng tama o mali at masama o mabuti. Maaari rin naman ito ay patungkol sa pagsupil ng sariling damdamin. Ang tauhan lang ang makakaresolba sa hinaharap niyang suliranin. Ang paghuhukom. Ang panahon ng tag-ulan, ng malamig at preskong panahon na tumutulong sa mga puno para magsibol ng mga bagong dahon at humuhugas sa mga karumihan ay hindi pa natatapos. Pagtuloy sa pagdating ang mga araw at gabi kahit sa anong panahon, ang pagdaan ng mga araw ay sumaksi sa pagpapahid ni Fak ng balsamo sa kanyang mga sugat para mabawasan ang pamamaga sa kanyang mukha at ibisan ang sakit na nadarama ng kanyang loob. Habang dumadaan ang mga araw, ang mga sariwang sugat ay natuyo. Nag-iwan ng mahabang pilat sa ibabaw ng kanyang kaliwang kilay. Ang mga araw at gabi patuloy na dumarating kay Fak. Pero ang mga dumaraang mga araw at gabi hindi na nakapagsasauli sa apat na ngiting nawawala sa bibig ni Fak. Katulad ding hindi na iyon mapipigilan ng kamay ni Fak sa pag-abot sa bote ng alak at pagdadala roon sa kanyang bibig. Kaya ang dumaraang mga araw at gabi ay sumaksi sa walang humpay na pagiinom ni Fak sa mga oras na siya'y gising. Ang pambubugbog na tinanggap ni Fak ng gabing iyon ay hindi lang nag-iwan ng sakit sa kanyang katawan, kundi nag-iwan din ng patak sa kanyang isipan. Sa loob ay nakadama siya ng galit at pangangailangan makapagiganti. At nag-iisip pa nga ng paraan kung paano bubweltahan ang mga nanakit sa kanya. Natatandaan niya ng malinaw na dalawa sa tatlong taong sumalakay sa kanya ng gabing iyon na sina Tid Tieng at Tid Song. Kailangan makahanap siya ng paraan para ipatikim sa dalawang taong iyon ang sakit at kirot na dinaranas niya. Gusto niyang puntahan ang mga ito sa bahay nila at suntukin sa mukha o magdala ng kutsilyo at saksakin sila hanggang sa magmakaawa mga ito na huwag nang patayin. Paminsan-minsan, napapanaginipan niya na nakaupo daw siya sa dibdib ni Tid Tieng at walang humpay na pinagsusuntok ito at pagising niya, damdam niya'y nagawa niya talaga ang nagawa sa panaginip at umahon ng kasiyahan sa loob. Gayunpaman, sa pagdaan ng mga araw, naglubag ang kagustuhan niya makapagiganti at unti-unti ay mabagal silang napawi ng tuluyan. Marahil dahil hindi si Fak ang likas na ganoong tipo ng tao. Isa siyang tao na ang gusto'y kapayapaan, natakot, makipag-away at walang sapat na kalupitan para pumatay. Naisip niya i-report sa pulis ang nangyari pero natatakot naman na balikan siya at salakayin uli ng pamilya ng dalawa. At hindi na matatapos agad ang gulo. Nang iwan na siyang lubos ng hangarin niyang makapagiganti, naisip na lang niya. Kalimutan mo na yon. Minsan ang sarili pa nga ang sinisisi niya sa pagsasabing hindi niya dapat pinukol ng niyog ang bata.
Iba't ibang uri ng tunggalian sa nobela. Ano nga ba ang tunggalian? Ang tunggalian ay isang elemento ng kwento. Tumutukoy ito sa problema kinakaharap ng pangunahing tauhan. Ito ang humuhubog sa katauhan ng pangunahing tauhan. Panloob na tunggalian. Tao laban sa sarili. Ito ay isang uri ng tunggalian na panloob dahil nangyayari ito sa loob ng tauhan. Sa tunggalian na ito ay kalaban ng pangunahing tauhan ang kanyang sarili. Nakikita o napapansin ito kapag ang pangunahing tauhan ay nahihirapan sa pagdedesisyon sa tama ba o mali. Panlabas sa tunggalian. Tao laban sa tao. Ito ang pinakaunang halimbawa ng panlabas na tunggalian. Sa tunggalian na ito, ang kalaban ng pangunahing tauhan ay isa pang tauhan. Ito ang klasikong bida laban sa kontrabida na eksena. Tao laban sa kalikasan. Sa tunggalian naman na ito, ang pangunahing tauhan ay naaapektuhan ng mga pwersa ng kalikasan. Halimbawa, ang biglaang pagputok ng bulkan na maaaring maglagay sa pangunahing tauhan sa panganib. Tao laban sa lipunan. Ang pangunahing tauhan sa tunggalian na ito ay nakikipagbanggaan sa lipunan. Halimbawa nito ang pagsuway sa mga alituntunin ng lipunan o di kaya ay ang pagtakwil sa kultura ng lipunan. Mga pahayag na ginagamit sa pagbibigay ng opinyon. Ang isang opinyon ay isang saloobin o damdamin lang batay sa mga makatotohanang pangyayari at hindi maaaring mapatunayan kung tama ba o mali. Sa pagbibigay ng opinyon, makabubuti kung tayo ay may sapat na kaalaman sa paksang pinag-uusapan para masusi mapagtimbang-timbang ang mga bagay at maging katanggap-tanggap ang ating mga opinyon. Narito ang ilan sa mga pahayag na maaaring gamitin sa pagbibigay ng opinyon. Tulang liriko. Sa uring ito ng tula, ibinabahagi ng makata ang kanyang sariling damdamin at ang kanyang pagbubulay-bulay batay sa kanyang sariling karanasan o sa karanasan ng iba. Ito rin ay nagtataglay ng mga guni-guni at pangarap ng may akda. Mga uri ng lirikong tula. Awit. Ito ay isang tulang pandamdamin na pumapaksa sa matimyas na pagmamahal, pagmamalasakit, at pamimighati ng isang mangingibig. Karaniwan itong sinasabayan ng himig ng isang instrumento. Elihiya. Ito naman ay nakikilala sa katangiang alaala sa taong namatay na. Ito rin ay may himig na magtimpi at mapagmuni-muni. Oda. Ito ay may kaisipan at estilong marangal at kakila. Ito ay nagbibigay pugay sa mga taong gumawa ng kapuri-puring ambag sa lipunan o sa bayan. Ito rin ay isinusulat bilang papuri o dedikasyon para sa isang tao o isang bagay na nagsisilbing inspirasyon para sa makata. Ang ganitong uri ng tulang pandamdamin ay kadalasang hindi sumusunod sa tradisyonal na pagkakabuo ng tula dahil wala itong tiyak na bilang ng pantig o tiyak na bilang ng taludod. Dalit. Ito ay maikling awit na pumupuri sa Diyos, kalimitang itong wawaluhing pantig na may dalawa o tatlo o apat na taluturan. Soneto. Ito ay kinikilalang tulang may labing apat na taludtod ngunit hindi rito nagtatapos ang katangian ng soneto. Karaniwan, ang unang walong taludtod ay nagpapahayag ng isang pangyayari na nagwawakas sa isang malupang suliranin o pagtataka sa malalim na kahulugan ng buhay. Samantalang ang mga sumusunod na taludtod ay nagsasaad ng katuturan at kahalagahan sa unang walong taludtod at ang huling taluturan naman ang siyang pumapawi sa isinasaad ng sinundang taludtod.
sa Naysay. Ito ay isang uri ng panitikan na nasaan yung tuluyan na karaniwang pumapaksa sa mga kaisipan o mga bagay-bagay na malapit sa panlasa ng mga mambabasa. Ito ay isang komposisyon na taglayang hilig, reaksyon at palagay, saloobin at paniniwala, kalagayan at katauhan, karanasan at kaalaman ng bawat may akda. Ayon sa makata at mananalaysay na si Alejandro G. Abadilla, ito ay pagsasalaysay ng isang sanay. Sa uri ng panitikang ito, mabibilang ang mga sulating pampahayagan katulad ng artikulo, lathalain, tudling, kasama rin dito ang panunuring pampanitikan. Mayroon itong dalawang uri. Una ay ang formal. Kung ang sanaysay ay nagbibigay ng mga mahalagang impormasyon na inilalahad sa makaagham na pamamaraan. Pinag-iisipang mabuti ang mga salita at impormasyong gagamitin sa pagsusulat nito. Maingat na pinipili ang mga salita kaya mabigat basahin. Maaari itong matayutay, makahulugan o matalinhaga. Ang tono nito ay seryoso, pinaintelektual, walang halong pagbibiro. At ang pangalawa ay deformal. Ito ay nagbibigay na kasiyahan sa mga mambabasa sapagkat ang paksang tinatalakay dito ay pangkaraniwan lamang. Magaan ang tono sapagkat ang mga salitang ginagamit dito ay mga salitang sinasambit sa pang-araw-araw. Kaya ito ay para nakikipag-usap lang sa kanyang mga mambabasa. Ang tono nito ay palakaibigan dahil pumapanig sa damdamin at paniniwala ng may akda. Iba't ibang uri ng pang-ugnay. Magiging maayos ang pagsulat ng isang sanaysay kung gagamit ng mga pang-ugnay. Ito ay nauuri din bilang mga salitang pangkayarian. Pangatnig. Mga salitang nag-uugnay ng dalawang salita, parirala o sugnay. Pangangkop. Mga katagang nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan. Pangukol. Mga salitang nag-uugnay sa isang pangalan sa iba pang salita. Ang dula o drama ay isang uri ng panitikan na kinakatahat itinatanghal para magsilbing salamin sa pang-araw-araw na nangyayari sa buhay ng tao sa pamamagitan ng makatotohanang ng pagganap ng mga karakter o tauhan. Ayon kay Aristotle, ang dula ay isang sining ng panggagaya o pag-iimita sa kalikasan ng buhay. Ang kalikasan tinutukoy ay walang iba kundi ang realidad o katotohanan sa buhay ng tao. Sampu ng kanyang mga iniisip, inikilos, nadarama, na maaring bunga nito ay tagumpay, kabiguan, kalungkutan, o kaligayahan. Matatawag na dula kung nagtatagla ito ng mga sumusunod na elemento. Ang script o nakasulat na dula, banghay o plot, ito ay ang pinakakaluluwa ng isang dula. Lahat ng bagay na isinasaalang-alang sa dula ay naaayon sa isang script. Ito ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at sitwasyon sa pamamagitan ng mga karakter na gumagalaw sa tanghalan. Ang gumaganap o aktor o karakter. Ang mga kumikilos at nagbibigay buhay sa dula, sa tauhan umiikot ang mga pangyayari, ang mga tauhan na bumibigkas ng dialogo at nagpapadama sa dula. Dialogo. Ang mga bitaw na linya ng mga aktor na siyang sandata para maipakita at maipadama ang mga emosyon. Sa pamamagitan ng pananalita, usapan o dialogo ay nailalarawan ang karakter na nais ilantad sa dula. Ang tanghalan ay anumang pook na pinagpasyahang pagtanghalan ng isang dula. Ang taga-direhe o direktor ang nagpapakahulugan sa isang script. Siya ang nag-i-interpret sa script mula sa pagpasya sa itsura ng tagpuan, ng mga damit ng mga tauhan hanggang sa paraan ng pagganap at pagbigkas ng mga tauhan. Hindi kumpleto ang dula kung walang manonood
sapagkat hindi maituturing, ladula ang isang binangsagang pagtatanghal kung hindi ito napanood ng ibang tao. Sa kabuuan, ang tema ay ang pinakapaksa ng isang dula sapagkat sa pamamagitan ng panagtagpi-tagping pangyayari ay nauunawaan ng mga manonood ang kabuuan ng isang dula. Mga ekspresyon sa pagpapahayag ng katotohanan. Ang pagpapahayag ng sariling opinyon, kuro-kuro, ay mahalaga sa interaktibong pakikipag-ugnayan para mailahad ng maayos at malinaw ang sariling panig. Sa ganitong punto, kinakailangan gumamit ng mga ekspresyon sa pagpapahayag ng katotohanan. Narito ang mga ekspresyon at ilang halimbawa. Ano ang survey? Ito ay isang pag-aaral na ginagamit para sukatin ang umiiral na pangyayari nang hindi direktang nagtatanong kung bakit ganoon at ganito ang isang bagay, paksa o pangyayari. Mga layunin ng survey. Una, makatuklas ng mga bagong impormasyon, ideya at konsepto. Magbigay linaw ng isang mahalagang issue o paksa. Pangatlo, makapagbigay ng mungkahing solusyon sa problema. Mga paraan sa paggawa ng survey. Una, ano ang layunin ng iyong pagsisiyasat o pag-aaral? Dapat lang na malaman ang iyong sasaliksikin o pag-aaralan. Mula rito, bubuo ka ng iyong mga layunin sa iyong gagawing survey. Pangalawa, bumuo ng mga tanong batay sa pangunahing layunin ng pag-aaral. Ang mga katanungan ng survey ay nakabatay lang sa pangunahing layunin ng pagsisiyasat para magkaroon ng direksyon ng gagawing survey. Pangatlo, alamin ang iyong estratehiya ng pagtatanong sa survey. Bumuo ng disenyo ng survey na magiging format ng pagtatanong para sa iyong survey form. Ito ay nababatay sa paraan ng pagsagot ng survey. Mga dapat tandaan sa pagsisurvey. Una, planuhin mabuti ang mga gagawin gaya ng paano bubuuin ang instrumento sa survey, sino-sino ang mga magiging respondente, taga saan ang mga respondente, at paano pamamahalaan ang pagpapasagot ng survey. Pangalawa, ang mga respondente ay kasasangkutan ng mga mag-aaral, humingi ng permiso sa guro ng klase na aabalahin. Pangatlo, magpasalamat sa mga respondente pagkatapos masagutan. Pang-apat, ingatan ang mga nakalap na impormasyon sa pamamagitan ng pagtatago ng personalidad ng mga respondente.